Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano magsukat ng tama. So, let's start! So, ito pong pagsusukat natin is yung paano paggamit ng metro at yung lapis. I mean, yung pagmamark lang po natin. Ano? Para yung mga sukat po natin, 00, meaning kapag po nagsukat tayo ng 2-inch, ang masusukat po talaga natin is 2-inch. At ang makakat po natin, kung tama yung paglalagay ng jig, paglalagare, magsasakto po siya ng 2-inch. Kasi syempre, kapag po tama yung sukat natin, more or less po magiging tama yung pagkakat natin. Dito po ang first na kakailanganin natin sa pagsusukat, syempre, metro. So dito po sa taas, andi dito na po yung discussion natin sa metro. Ito po yung gagamitin natin. Pangalawa naman po is lapis. Yung lapis po natin, isa lang po yung requirements dito sa ating lapis. Ano? Kailangan po yung lapis natin matalas. Ayaw po natin yung makapal. Mas magiging accurate po kasi yung marks natin kapag po yung lapis natin manipis lang. Hindi rin po ibig sabihin na darker yung paglalagay nyo or pagmamark nyo. Eh, makapal na po yun. Alam nyo po yun, pag tumatanda na tayo. No? Kailangan po natin na medyo nakikita po agad natin. Huwag po natin pahirapan yung ating mga sarili. Dito po sa ating exercise, yung dalawa lang po yung kailangan natin. Matalas na lapis at saka po magandang metro. So, simulan na po natin ano, para mapakita ko sa inyo kung paano ba siya sinusukat ng tama. So, medyo magiging malakas po yung audio nito kasi nakatutok sa akin yung mic. So, kailangan po natin ito. Isang matalas na lapis. Tapos, syempre, our trusty na metro. So, paano po ba tayo mag-mark? Ang gusto po natin, kapag po nag-mark tayo, yan. Ito po yung ating metro, no? Isa pa po, gusto natin yung metro natin malalaki. Yan. Kasi para po, mabilis po natin makikita. So, kung mapapansin nyo po, yung metro natin, curve. Yan, no? Curve. So, kapag po ito, isinukat lang natin dyan. Dito po, tatansyahin natin yan kung saan. Halimbawa, sabihin natin, 2 inches. Yan. Tatansyahin po natin dito kung nasan yung 2 inches. Ang maganda pong gawin natin, ang magandang exercise, ihahaba po natin ito. Yan. Kailangan po ito secure. Yan. Tapos lock natin yung metro. Yan. Tapos gusto po natin, magmamark tayo dun sa pinakataas. Yan. Bakit po dito sa pinakataas? Ano? Kasi kapag po tayo dito nagmark sa pinakataas, makikita po natin yung metro natin parallel. Kapag po kasi ito, kaganito, nakaganon, hindi po siya accurate. Kung sa maliit lang po, pwede, pero hindi pa rin siya accurate. Pero kapag ito po, sinukat nyo ng, sabihin nyo, 8 feet, kasi ikakat nyo yung isang buong plywood, magmumultiply po yan. Baka po yung onting ganito nyo, mag-off siya ng half inch. Kaya, ingat po kayo. So, ito po, dito lang siya sa taas. Gusto po natin, ito, itong metro, itututok po natin siya doon sa pinakababa para po mag-flat siya dito sa side na to. Pagka nag-flat na siya, ito naman po hihilahin natin papunta dito. Papunta po siya dito kasi ito po meron siyang play. Yan. So, hihilahin natin siya doon para ma-release natin or matanggal natin yung play. Yan. Next naman po, gagawin natin, pag po lalagay na natin siya dito, mamarkahan natin. Hindi po natin siya mamarkahan ng ganun lang agad. Gaganun. Ang pinakamaganda nyo pong gawin, lagyan nyo po siya ng dito, dun sa mismong 2. Tapos, ibaon nyo po yung lapis. Yan. Kailangan po diretso yan. Ha? Kapag po kasi nakatagilid yan, mababali. So, ito po kailangan. Diretso siya. Yan. After po nyan, pwede nyo na itong tanggalin. Kasi meron na kayong bent. So, pag po may dent na kayo, pwede nyo pong ibalik yung lapis. Ganon. Yan. O, edi meron na po kayong mark. Gusto po natin yung mark natin parang ganito. Kasi mas mabilis po natin yan makikita. Kesa po yung mark nyo, yung parang ganyan lang. Baka po mabura pa yan. Tingnan. Lalo kung yung inyo pong mga grains, nakapaganito, nakapaganyan. Pag nagmark ako ng ganito, yan, tingnan nyo po. Para siyang nawawala. O, see? So, maganda po, ang mark natin, ganyan, malaki. After po nyan dito sa taas, hindi po tayo magmamark dito sa gitna. Ang next po na mark natin, dito na po sa pinakababa na. Same process din po yan. Bakit po dito sa pinakababa, no? Bakit hindi dito sa gitna? Pag po kasi dito sa gitna kayo nagmark, same. Baka pa mangyari dyan, nakapaganito or nakapaganito.
So mas maganda po dito tayo sa pinakababa. Tapos ganun din, kailan po pantay siya. So ito pong pinapakita ko po sa inyo. Given po na ito straight ha, tsaka, or ito square po sila. So kadalasan naman po mga factory edge ng inyong mga plywood pag binili nyo, square po yung mga sulok nila tsaka straight. Yan. So doon po kayo pwede mag-reference. So same po. Ganyan. Mark. Tapos V. Para po mabilis lang natin siyang makita. So meron na po tayong mark dito. Meron na rin po tayong mark dito sa taas. Yan. So paano po natin siya didiretsyan or lalagyan ng straight na mark? Naalala nyo po yung dent natin dito. Pwede nyo pong ilagay yung lapis dun sa dent niya, dun sa lubog. Tapos dito po sa isa, pwede nyo rin po dito ilalagay yung lubog. So, paano po yun ano? Ito pong ruler natin, ganyan. Nalagay lang po natin yung lapis natin dito dun sa lubog. Tapos didikit po natin yung ruler. Next po, dun sa taas. Yan. Tapos ito, babalik lang natin. Yan. Ito pa po yung isa sa mga nakikita namin na maling ginagawa. Nilalagay po muna nila itong ruler bago po nila ilagay yung lapis. Bakit po kailangan lapis muna? Isa pa po, wag kapag po, alam ba, nilagay nyo na yan, may mark na. Huwag nyo pong itatayo yung lapis nyo ng ganyan ha. Lagi po siyang nakatagilid lang. Kasi kapag po ginanito nyo, mag-iiba po yan ng sukat. So, yan. Tapos ito. Dito. Then, tsaka po natin siya susukatan. Nang nakatagilid pa rin, ha? Yan. Tagilid po yan. Yan. Then, ayan na po yung line natin. Moment of truth. Po natin to sa gitna. Yan. Yan. Teka. Yan. So, zoom natin ng konti. Yan. So, pag binaba po natin yan. Ito nyo yan. Saktong-sakto po yan sa 2. So, more or less, ganyan lang po yung ating pagsusukat sa kanya. So, next naman po, saan natin siya ikakat? Kadalasan po yung sinasabi nila, dito sa side, dito, dito, or dito, sa kain, or dito po sa ating gilid. Ito may explanation dyan, ano? Ito po, 2 inches. Yan. Yan. So, gusto po nating i-preserve yung ating 2 inches. So, kapag po ito, kinat natin dito, yung blade natin nandito dito sa kabila, mababawasan po siya ng 116. Negative, minus 116. Kadalasan po kasi ng mga blades natin, lalo circular so table so, 116 po yung curve nila. So, ang magiging sukat po nito, 1 and 15/16 kapag po ito yung ganitong nakalagay. Kapag po nandi dito sa gitna yung ating blade, nangyari po dyan, mababawasan naman po ng 132. So 132 pag nasa gitna. So mangyari po dyan 1 and 31 over 2 yung magiging sukat na ito. Ito pang pinakamaganda, nandi dito po tayo yan. Pero, nakakiss lang po yung ating blade dito sa line na to. Para ma-preserve po natin yung 2 inches natin. Okay lang po yan na lumagpas. Huwag lang po kumulang. Sa kahoy po, hindi po ito nadadagdagan. So, ito po yung gusto natin. Lagi po ba siya dapat nandirito sa kanan? Hindi po. Ang kailangan po natin, ito kasi yung base natin. Ito po yung 0 inch natin. So, ito. Ito, yan, itong line na to. Kung nasaan po kayo nag-zero, dun nyo po ilalagay sa kabilang side. Dun po sa opposite side, yung inyong curve. Kapag naman po dito tayo nag-zero, ito yung zero natin sa kabila. Zero inch, tapos dito. Dito naman po yung blade natin. Para po mapapreserve natin itong side na to. Yan. So, ang ginagawa po namin para lagi po namin alam kung nasaan namin ilalagay yung curve or yung blade, lalagyan lang po namin ito ng X. Kung nasaan po yung waist side. Yan. X dito kasi ito po yung 0 natin. Yan.
Yan. So, meron po tayong video regarding din po dito kung paano po mag-cut ng eksaktong-eksakto. So, ito po yung sa matalas na lapis. Tapos, ito po yung mga hindi sa matalas. Ayaw po nating pag magmamark tayo yung binabalikan ng binabalikan na. Ayaw po natin yung ginaganto natin. Kasi, tingnan po yan, no? Tumataba. Pag po magmamark lang, isang ganun lang. Para po mas maganda. Yan. Mas accurate po yung mga ganyan. Wag po yung, kahit po sabihin nyo matalas to, pero ang gagawin nyo naman, gaganyan ninyo. Sayang lang din. Nawawala yung mark niya na eksakto. Yan. So, ayan po. So, ito po yung mga experience po namin sa aming woodworking class. So, kapag po nagpapasukat ako ng mga ganito, inoobserbahan ko po kung paano nila sinusukat. So, ayan po yung mga itinatama natin sa ating woodworking class. So, kung gusto nyo pong umattend ng ating woodworking class, pwede nyo po kami i-message sa facebook.com/roydiola. So, again po, laging 2 lang po yung aming students. That's from Saturday, Sunday po kadalasan yung aming schedule. Ano? Pero kung maluwag man po sa schedule, pwede po kami mag-set ng weekdays. So, depende po pa rin sa schedule. Pero, po weekdays, more or less po Friday or Monday. So, kung magkakaibigan po kayo, pwede pong 2, pwede pong 3 or more. Pero, pinakamaganda po, idea ko is 4 lang, maximum na po, 4. Bakit po ganun lang kapopyan? Ayaw po natin na mahihiya yung student na magtanong. Kasi kapag po sa mga ganun, halimbawa po, hindi kayo magkakilala, tapos nafe-feel nyo na nahuhuli kayo. Kapag po medyo marami, medyo mahihiya po kayo eh. So, ang naisip po namin solution is, ang ganda lang. Friends po, okay lang po yan. Kasi, syempre, kaibigan nyo naman eh. So, hindi po kayo mahihiya dyan to. Meron man kayong katanungan. So, ayan po, if ever po na meron kayong question, suggestions, or any other comments ano po, regarding dito sa ating pagsusukan, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yun na po. Thank you!